Subali guys, first time itong nangyari sa akin kay Pautang Olam. Alam nyo ba kung bakit? So, nagbayad na ako nung kinahapunan bago ako mag-due date kay Pautang online. Pero nung kinabukasan, pinagtatako ko, hindi talaga nag-a-update sa application nila yung payment na kung saan ibayad na ako. Tapos, nung kinaumagahan, nagtawag na sa akin yung mga agent nila na kailangan ko daw magbayad kasi hindi pa daw ako bayad. Ano daw yung update about sa payment ko? So yun guys, pala isi-share ko sa video na to yung aking naranasan sa Pautang online sa pagbabayad ko through bank. Kasi nga bale ayaw ko sa GCash kasi bago ako mag-anasalan bank ko yung aking pera, pambayad, tapos itatransfer ko sa GCash is may 25 pesos pa na fee. So bale binangko na lang siya. Nung nagka-problema ako dun kasi guys, yung sa pagbabayad ko sa Land Bank, wala pala silang, na-post ko na to sa Facebook eh. Wala pala silang account sa pera, ay PesoNet. So, InstaPay lang. So, yun guys, sabi nila, i-refund daw yung pera. So, bali hindi ako naniniwala dun. So, tumawag na, nakatawagan ko na yung isang agent nila, yung collector nila. Kailangan ko daw gawa ng paraan kasi nga, kailangan na nila yung payment ngayon din. So, yun guys, sabi ko, wala akong assurance kung ma-refund nga ba ni PesoNet yung aking pera na naibayad sa kanila. At hindi ko rin sure na totoo yung sinasabi nila na wala daw silang account sa PesoNet. Kaya ako, nag-antay pa ako ng ilang oras. Tapos yun na nga, na-refund na, bumalik na sa bank account ko yung perang naibayad ko. And then, yun. Nakipag-usap ulit ako dun sa agent. Sabi ko, kung mayroon na bagang interest yung aking ibabayad or iyon pa rin. So, sabi nila, may promo daw sila na kapag ngayon daw ako nagbayad, is ganun pa rin yung aking ibabayad. Yung walang interest. So, yun guys. Balang pinakang ano ko lang dito. Ang pinakang lesson learned ko lang dito guys is tignan yung mabuti yung pagbabayad sa mga pagbabayad nyo. Siguraduhin nyo na tama yung reference name, yung reference number, at kung saan siyang transfer channel, kung tama ba. Kasi guys, minsan magkakaroon tayo ng problema dyan. And then, kapag kayo may problema, dapat talaga kausapin nyo yung agent ng maayos. Yung hindi kayo pasigaw, hindi kayo pagalit, para kayo magkaintindihan. At para mas maganda yung pakikipag-usap sa inyo ng agent. Kasi ako nun guys, mahinahon naman ako nakipag-usap nun. Maganda akong makapag-usap sa kanila. Hindi ako pagalit, hindi ako pasindak. So yun guys, naging maayos naman yung flow ng aming conversation. Kahit medyo upset na ako na yun na, ba't ako magbabayad? Tibayad na ako, diba? Siguraduhin nila na marerevan ba yun or hindi. So yun guys, kung kayo pa yung mga katanungan about sa pagbabayad, ay comment nyo lang din sa baba. Commonly naman guys sa pagbabayad talaga is through GCash. Maganda sa GCash. Sa bank is medyo delikado pa rin guys. Pero okay din naman sa bank kasi talagang bank minsan yung ginagamit ko eh. Sa GCash kasi magta-transfer pa ako tapos may fee pa. So yun guys, kung kayo may mga katanungan pa about sa pagbabayad sa mga loan applications, kindly comment lang dyan sa baba at ating sasagutin yan based sa ating experience. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, kindly click the subscribe button at hit nyo na rin notification bell para updated kayo sa mga videos na pwede ko pang i-upload.